ang una kong na-feel is disappointment. Pero nung nakita ko yung sneakers, parang okay naman. What's up, YouTube peeps? Welcome ulit sa channel na to. So today, i-review naman natin itong isang local brand ng sneakers. Ito yung Pink Cotton. And yan, after 1 month, dumating na yung package nila. And ibibigay ko sa inyo yung honest review ko sa sneakers na to. Kasi sobrang na-curious ako sa kanya nung nakikita ko siya sa Facebook. Siyempre kasi, mahilig ako sa sneakers. So yung mga advertisements na nakikita ko sa Facebook, puro may mga relation sa sneakers. And dahil local brand nga siya, nakita ko yung mga ibang model nila, parang ang cool, parang ang ganda ng quality. And may mga celebrities na pinadalan sila na na-satisfy naman dun sa quality. So bumili din ako. And ito, tara, i-unbox natin. And ito na yung sneakers, yung Pink Cotton. Hindi ko lang matandaan kung anong klaseng model itong binili ko. Baka nakalagay dito. So, sole. Nakalagay sa kanya sole. Ito yung Pink Cotton sole. And initially, while unboxing, ang una kong na-feel is disappointment. Yung reason for my disappointment is kasi nung binuksan ko yung box, wala man lang siyang tissue paper. Tapos yung box niya is oversized para dito sa size ng sneakers ko. So US 8 men's itong tinuha ko. And pagkabukas ko ng box, as in yun na, yun na yung makikita mo, yung sneakers na. So walang something na nakaka-excite habang binubuksan mo siya. Pero nung nakita ko yung sneakers, parang okay naman. Yung silhouette niya is hindi ganun ka-unique. Pero yung style niya, medyo kakaiba siya. Kasi yung overlay niya na goma, ito yung transparent. Ano siya, ang ganda niya, ang clash ang tignan. And gusto ko yung combination ng orange ito dito sa beige na color. Tapos, knitted material siya na hindi siya kagaya ng mga knit ng mga Adidas or Nike. So, syempre, hindi naman natin ma-expect dito yung kasi local brand to na I think sa China pa rin ito minamanufacture. Tsaka yung price range niya is talagang hindi naman tayo mag-expect ng sobrang ganda. Although, okay naman siya, sa price niya, I think okay na siya. Kaya lang, habang tinitingnan ko ngayon, nakakita kagad ako ng defect. So ito, yung kanyang lace ay parang deform na. And then yung logo niya dito sa footbed, hindi ko pa ito na isusuot pero natatanggal na. And yung footbed niya mismo, hindi masyadong maganda yung quality, tingin ko. Kasi may mga crack na siya kagad dun sa kanyang footbed. Hindi ko pa nagagamit ito. Sa kabilang pair, okay naman. Pero yun pala, yung logo din niya sa loob, natatanggal na rin kahit hindi pa nagagamit. So I hope tumagal to kasi 2,799 din yung bili ko dito. Although hindi ko pa siya nasusuot, siguro may iba naman yung feels siya pagka suot-suot ko na. So I hope tak ma-disappoint. Yung midsole niya matigas, medyo matigas siya para sa in-expect mo kung nakikita mo siya sa picture. Kasi pag nakakita ka ng ganitong texture, ang maiisip mo boost. So although hindi mo iniisip na magiging kasing ganda ng quality na boost yung sneaker na to, parang siyempre sa ganitong texture, medyo nag-expect ka pa ng more. Yung outsole niya maganda, tingin ko mukhang durable yung itsura niya. Ang hindi ko lang gusto is itong part na to, yung may dalawang bilog na yan na parang idinikit lang yung midsole doon. So siguro mas maganda kung itinago nila yon. Kasi yun yung nagpamukhang cheap dito sa sneakers. And overall, I think pa sa 2,799, I think decent naman yung sneakers na to. Okay naman siya. I think papasa naman. And I hope tumagal. Tatry ko munang isuot para malaman ko kung komportable siya sa paa. Ang good thing about sa sneakers na to is madali siyang isuot. Malambot yung kanyang collar. Tapos parang hindi mo na kailangan tanggalin yung laces niya para masuot mo siya. Although yung laces niya is parang lumalabas na parang design lang siya kasi kahit tikpitan mo naman siya or hindi, hindi naman nababago yung feels ng fit sa loob. And habang nilalakad ko siya, komportable naman siya, okay naman siya. Hindi madulas yung footbed niya, although yung size niya is medyo malaki. So kung bibili kayo dito, i-recommend ko siguro mag half size down kayo kasi size 8 pero parang kung i-compare ko sa mga Nikes, parang nasa 8.5 to 9 yung pakiramdam ko sa kanya.
And maluwag yung loob niya, hindi siya snug. Nag-expect kasi ako na dahil knitted siya, magiging parang snug yung loob niya. Kasi pag tagal-tagal lumagat ang klase ng material, medyo nag-stretch to. Yung feels niya, hindi siya ganun katigas, hindi siya ganun kalambot. Para sa price range niya, I think okay lang yung comfort na nararamdaman mo sa midsole niya. And kung hindi naman kayo masyadong particular sa mga bagay na yon, pagdating sa style, I think okay naman siya. Yun nga lang, naduduin yung feeling talaga na medyo na cheap yung pakiramdam ko dun sa feels niya. Nung hinawakan ko yung collar niya, maganda naman siya, kaya lang hindi siya parang durable, parang syempre kung mag-stretch kagad. And manipis yung material nung ano niya, collar niya. Well, kagaya nga na sinasabi ko kanina, yung expectations ko hindi naman din sobrang taas. Although as of now, kasi kararating lang niya, as of now medyo mas nangingibabaw na medyo disappointed ako. Medyo hindi ako ganoon kasatisfied sa purchase ko na to. Kasi sa $2,799, medyo marami na tayong mabibiling magandang running shoes ng mga original doon sa mga top brands like Nike. Especially pagka nag-sale yung mga takedown line nila, minsan may makukuha pa na nasa around $1,900. So okay na yung $2,000, $2,500. Yun yung mga price range. Pero decent na yung sneakers na makukuha mo. Well, kung hindi man ako satisfied doon sa purchase ko na to, medyo pinagandaan ko naman yun kasi nga hindi ko naman kilala yung brand. Although local brand siya, nakita ko yung mga basketball sneakers nila, parang ang ganda naman. So yun siguro, sa mga basketball sneakers nila kasi bala ko sana bumili nun after nito. Pero sa initial impression ko dito, I think hindi na ako bibili nun. So doing na para i-review ko yun, siguro kung padadala nila ako, itatry ko i-review. Pero syempre, sa channel naman natin, honest review lang tayo. And ito pa, isa ko napansin. Kaka-unbox ko lang sa kanya pero parang madumi kagad yung midsole niya. As of now, nag-chat ako dun sa messenger nila and sinabi ko yung mga hindi ko nagustuhan, especially itong laces na medyo deform at saka yung logo sa loob and yung footbed na parang may mga crack na, and hindi ko alam kung ano magiging response nila or ano magiging action nila para makabawi. Well, I hope they do something na makakabawas ng disappointment ko. I-summarize lang natin yung mga nagustuhan tsaka hindi ko nagustuhan sa sneakers na to. Una, yung comfort niya, okay naman siya. Pasado na sa akin yon. Madali siyang isuot. So kung nagmamadali ka, ito yung sneakers na susuot mo. Medyo mapapabilis ka dahil madali siyang isuot. Comfortable yung upper niya, yung knit niya, okay siya. Although hindi nga ako sure kung gano'ng itatagal ito kasi kinito yung mga tipo na nag-stretch. Yung footbed niya hindi madulas, so okay siya, komportable kung isuot siya, hindi siya madulas, hindi siya parang delikado lalo kung medyo mabilis yung lakad mo. And yung midsole niya, isa sa mga hindi ko nagustuhan nga, kagaya na sinabi ko kanina kasi ang in-expect ko is foam siya pero hindi, rubber lang siya. Parang feeling ko ordinary rubber lang siya. Yung kapet ng outsole niya, yung traction niya, maganda. And isa sa mga hindi ko nagustuhan sa kanila even before dumating, talaga nag-try lang ako eh, pero nakita ko kasi may mga model sila na nakita ko na sa mga ibang brands or sa mga brands na hindi naman kilala and sa mga Shopee na store na mga yung kakaiba yung midsole niya, kakaiba yung suelas niya. Parang spring ganun. Akala ko kasi original nila, pero nung mga nagbibigay ng recommendations sa akin sa Shopee, nakita ko ang daming ganong klase pala. And meron ako isang nakitang sneakers nila, hindi ko lang matandaan yung pangalan, ipa-flash ko na lang yung picture dito. Kamukha siya nung sneakers ni Klay Thompson. Kamukha siya ng Anta. And even ito actually yung silhouette niya, meron siyang kahawig na Anta. Meron kasi ako nung Anta na yun. Okay, so overall, i-recommend ko ba itong sneakers na to para sa inyo? Well, depende sa inyo yan. Yung mga sinabi ko naman kanina kasi is mga opinion ko lang yon bilang isang medyo marami na ako na-try kasi ng mga sneakers. So yung satisfaction level ko medyo mataas na rin para sa mga sneakers. Pero kung gusto nyo i-support yung local brand na Finn Cotton, para sa price range niya, I think pwede naman na. Sa $2,799, na-supportahan nyo na yung local brand. And meron naman kayo mga decent na sneakers. At saka yung mga complaint ko kanina na ito, yung mga laces na walang tissue paper, I think hindi naman sa lahat mangyayari yun. Ganun naman talaga sa kahit anong purchase, hindi naman lahat nasasatisfy. Kahit mga Nike, mga Adidas, kahit mga top brands, may mga minsan na i-deliver din sila na medyo may deformation, medyo meron kang makikita talaga na complain. And ang importante kasi yung customer service. Sa case ng Finn Cotton, hindi ko pa alam kasi hindi pa sila nag-reply sa mga pinadala ko sa kanila. And doon sa mga top brands, di ba, may mga customer service yun na pagka gusto nyong papalitan, pinapalitan naman nila.
Dito, i-update ko na lang kayo kung magre-reply sila, kung ano magiging feedback nila and kung ano yung gagawin nilang action para dito. So yun muna para sa video na to. Salamat sa panonood nyo. Sa next video natin, meron akong feature na isang brand ng shoe cleaner na mag-sponsor sa atin. So itatry ko siya and ibibigay ko sa inyo yung honest feedback kahit na sponsor siya. Again, thank you sa panonood nyo and thank you sa support. Ingat po tayo palagi and goodbye!